Antayin natin. Andarin natin. Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung ano ang connection ng ano natin, yung exhaust fan na ginagamit natin yan. Makikita natin yan sa dingding. Kalimitan makikita nyo sa kusina, sa CR. Doon nyo makikita ang mga exhaust fan na ito. Yan. Mayroon tayong klase ng exhaust fan na nasa dingding kinakabit. Kagaya nito, yan ang nasa dingding kinakabit. Tapos mayroon tayong nasa ceiling din nakakabit o nasa kisame. Ito ang itsura nyan. Ginagamit ang exhaust fan natin para higupin yung mga amoy sa loob. Ilalabas niya kung ano usok man. Anong klaseng amoy dyan, higupin niya doon palabas para mawala yung amoy sa loob. At ngayon, ito yung mga parte ng exhaust fan natin. Blade. Tapos yung lock niya. Ito yung switch niya. Ito yung capacitor niya. 1 microfarad plus minus 10.5%. 250 volts siya. 50 to 60 hertz. Ito sa ay 1 microfarad. Tapos titestingin natin. Nagamitan natin ang ito ay 4.5 microfarad. Titestingin natin kung under siya. Kung anong mangyari. Ngayon, ito yung ang kumo niya, running niya, at saka starting niya. Paano natin malaman dito? Ito yung ano niya. Green, yellow. Yellow, green. Brown. Tapos, kukunin natin yung ano niya. Pag madalian na guys, napagkuha. Ilagay natin sa times 10. Dito, times 10 tayo. Sa analog tester natin. Titingnan natin yung palo. Kukunin natin yung green, green brown. Ngayon ay 40. Bali ito sa ay 400 ohms. 400 ohms siya. Ngayon dito ulit sa yellow green. Sa yellow at saka green. Twenty-eight. Bali ang bilang nito ay by 2. 22, 24, 26, 28, 30. Bali 28 magiging 280 siya. 280 ohms. Yan. Ngayon sa brown yellow tayo guys. Sa brown yellow. Pumatak siya sa 17. Ibig sabihin, 170. 170 ohms. Pag tinesting nyo ito, pag nakita nyo na ito, ito na kaagad kasi pinakamataas siya. Ito na agad yung kumo nyo. Ito, wala nang problema ito guys. Kasi kahit magbaliktad-baliktad ito, ayan, 170, malalaman nyo na kaagad yung kumo nyo. Dito na kaagad kayo sa malaki. Bali, ang nawawala ay yellow dahil tinestin yung green, blue, yellow nawawala. Yellow yung kumo nyo. Dito lahat ilagay. Yan, yellow. Tapos tinestin nyo dito yung yellow, green. Ang nawawala ay brown. Ito yung brown nyo. Reading ng brown nyo. Ang yellow, brown. Bali, ito yung reading ng green nyo. Kung nagmamadali kayo, ito na kagad yung kukunin nyo. Ito na yung common nyo. Ito na yung running starting nyo. Walang problema yan. Magbaliktad-baliktad yan. Walang problema. Ito lang yung mahalaga, yung common na makuha nyo na kagad. Ngayon, testingin na natin yung ano guys, yung kapasitor nya. Ngayon, ito, ilagay natin ito sa times 1K. Yung 1 microfarad natin na kapasitor, magtesting tayo, ilagay natin sa times 1K. Kasi pag nilagay mo rito sa times 1, tingnan natin, wala siyang palo. Ayun, kahit baliktarin natin, wala siyang palo. Yan. Lipat natin sa times 10. Wala din siyang palo.
Yan. Ilipat natin sa times 100. Wala din sa palo. Ito ay 1 microfarad. Pero pag nilagay mo sa times 1K, tingnan nyo. Tingnan nyo yung pointer ng ano natin kung may palo. Ayan, may palo siya. Ayan, may palo. Pag nilipat natin ulit dito, yan, may palo siya, bumabalik siya. Ibig sabihin, good yung capacitor natin. Sa times 1K lang siya nag-reading, di ba? Ilagay nyo siya sa times 1K pag 1 microfarad yung tinitesting nyo sa capacitor. Doon sa magre-reading. Ngayon, okay yung capacitor. Ito naman yung switch nya. Titestingan natin yung switch nya. Kailangan may palo ito. I-on natin. Wala siyang masyadong contact. Parang ano siya, loose. Ngayon, bubuksan natin ito. Parang naglo-loose siya. Ito lang yung sa loob, guys. Yan, ito lang yung contact niya. Pag hinila nyo dito, ito dito nilalagay yung lubid. Na hinihila lang ganun. Kagaya nito, yan, makikita nyo yan, may butas yan dito. Tapos dito lagay yung lubid para maghila kayo. At saka, on and off. Yan. Pag hinila nyo, mag-on siya. Bali, ito yung contact niya. Dito siya nagko-contact. Baka ano lang yan dito, corroded lang. I-kiss-kissin lang natin yung konti. Hindi siya nagko-contact. Okay na siya. Kailangan pag on mo, may contact siya. Naka-contact siya rito. Ayan, may contact na, naka-on yan. Pag in-off natin, tulak doon. Wala na sa contact. Pag ino natin, hinila natin yan, may lubid dito. Kailangan may contact siya. Yan, okay na. Ngayon, takpan na natin. Ito yung pinaka-switch niya. May screw to. Lagyan natin mamaya lang ng screw. Pero okay na ito. Ngayon, i-connection na natin, guys. Kasama yung kapasitor. Ito lang yung napakasimple. Wala masira ito. I-troubleshoot niya ito. Pagsira, hindi gagana motor. Pagsira yung switch, hindi din gagana ito yung motor natin. Tapos, pag nag-testing kayo sa motor, guys, titestingin nyo rin yung grounded. Ilagay nyo rito yung isa. Isa-isahin nyo. Kung may palo. Ibig sabihin, pag may palo siya, may grounded yung motor natin. Yan. Wala siyang grounded. Okay siya. Ngayon, i-connection na natin. Gagawa tayo ng wiring diagram niya. Ito lang yung napakasimple lang na diagram niya. Gagawin natin. Ito yung motor natin. Yan. Ito yung ano natin. Ito yung yellow. Yellow, green, brown. Yung green at saka brown, diretso na yan sa kapasitor natin. Yan, ito kapasitor natin. Connected yan. Kapasitor. Tapos itong common, diretso na yan sa ano natin. Saksaka natin or sa outlet natin. Ngayon ito, mula dito sa ano natin, halimbawa ito yung ano natin, saksakan. Yan, ito ay saksakan natin. Ito ay dumaritso ito sa dito sa switch natin. Dumaritso sa switch natin, yan. Ito, guys, kahit saan ito dito mag-connect, walang problema. Yan, ganyan lang yan. Napaka-simple. Ito yung ano natin. Ito siya. Sa switch na may hila-hila na ganito, yan. Tapos meron dito sa dulo. Yan. Ito ay 220 volts na. Yan. Ito ay common. Ito yung line. Ganun lang siya. Ito yung switch niya. Yan. Kapasitor, 1 microfarad.
1UF. Ganun lang yung ano natin. Ito lang yung motor niya. Napakasimple lang, di ba? Pwede nyo lagyan ng piyos dito. Yan. Kung sa inyo, kung lagyan nyo ng piyos para safety pa. Ngayon, i-coconnect na natin guys itong terminal natin. Ito, papunta sa rito. Dahil nakalagay rito, brown, green. Kukunik natin dito. Kahit saan ito, itong color code nya. Yan. Wala naman problema ito, kahit dito ilagay natin. Basta dalawa lang yung sa, ano, sa starting at saka sa running, walang problema yan kahit magbaliktad-baliktad guys. Yan. Ngayon, lagyan natin ng masking tape para hindi siya matanggal. Yung isa, i-connect natin ito mamaya dito sa dito sa switch. Ilagay natin sa switch ito. Ito, connected siya sa switch. Yan, nakakonnect siya sa switch. Tapos lagyan natin ng tip. Masking tip lang ito guys, temporary lang. Ngayon, nakakonnect na siya sa switch. Ito, papunta na sa line natin. Ito yung line natin, ito. Papunta na dito yung sa saksakan natin. Ito naman, kahit magbaliktad-baliktad, wala din problema guys. Yan. Ito lang, hindi, huwag nyo pabalikta rin yung common. Yung common, huwag nyo pabalikta rin lagi yung common, dire-diretso yan sa supply natin na 220. Ngayon, lagyan natin ng masking tape ulit. Ito din, lagyan din natin ng masking tape. Yan, ayan eh. Yan na yung ano natin, ginawang diagram. Yung kapasitor, ito binaligtad ko para makita nyo na kahit di kayo mag-color code, pero mas maganda guys, sundin yung color code para maganda tingnan. Pero ito binaligtad ko lang sa inyo, pinakita ko para kahit magbaligtad-baligtad din yan, walang problema, aandar yung motor natin. Ngayon, saksak natin dito. Ito yung switch niya na hinihila-hila. Iwan natin. Yan. Nakaon na siya. Patayin natin. Ngayon, lagyan natin ng blade. Lagyan natin ng blade. Kung nagana siya. Bale yung papunta higop na ito, pahigop. Ayan, gumana siya. Pahigop yung ano niya. Napatayin natin. Pandarin natin ulit guys. Ganun lang yung ano nito, yung ano niya. Connection niya, napakasimple lang. Yung exhaust natin. Ngayon, pandarin natin ulit. Gumagana siya. Patayin natin. Pandarin natin. Ganoon lang yung connection ng exhaust pan natin guys. Madali lang. Ngayon, patayin natin. Patayin din natin dito.
Normal siya, walang init. Walang init yung motor niya. Maganda. Paano pag tinesting natin ito yung gagamitin na 4.5 microfarad? Aandar kaya gagamitan natin ang kapasitor? Ito yung kapasitor na gagamitin natin dito. Itestingin natin. Kung anong mangyayari. Iyan naman natin. Yan. Para mawala yung nakastack na current sa loob. Ito naman guys yung ano natin. Dahil ito ay 1 microfarad. Ito naman yung gagamitin natin. Yung kapasitor na ito ay sa was motor ito at saka spin motor. 11 microfarad. Tapos 4.5 microfarad. Ngayon, na-connect na natin ito para sigurado. Lagyan natin ito ng tip. Baka may mag-leak dito. Saksak natin dito. Andarin natin. Ayan, lumandar din siya. Patayin natin dito. Lumandar din siya guys, kahit 4.5 microfarad yung kapasitor niya. Patayin natin, hindi na natin gagamitin yung switch. Dito na tayo. Kasi hinawakan ko yung ano. Ayan. Tignan natin kung di umiinit yung motor. Umiinit yung motor guys. Ayan o. Umiinit yung motor natin dahil sa kapasitor. Dahil 4.5 microfarad siya. Nainit siya. Ayan o. Na-under siya pero umaandar siya guys pero umiinit yung motor natin. Ganun lang yung pagkaiba ng match yung kapasitor natin sa motor ng ano natin, exhaust fan or electric fan or washing machine. Ganun din yun. Dapat magka pareho sila ng magka match sila. Ngayon guys, paandarin natin. Hindi siya umandar, you know. Pero pag inikot natin, ayan saka sa andar. Patayin natin. Tapos pandarin natin ulit. Hindi siya under, di ba? Pag ini tinulak mo siya ng ganon, saka pa siya mag-starting. Ngayon patayin natin. Balik natin ito yung ito, ibalik natin. Iano natin, i-discharge natin. Yan, yeah, okay na siya. Ibalik na natin. Testingin naman natin ulit guys kung mag-start siya. Kagaya ng isa kanina, kapag hindi mo paikutin, hindi siya mag-start. Ayan, tingnan mo, umistart siya. Ayan o. Yun ang pinagkaiba. Tigilin natin. Ayan. Kung saan siyang nag-start. Maganda, di ba? Pero pag ginamitan natin ito, yung 4.5 na microfarad, hindi siya mag-start. Siya magpusang start. Kung hindi mo pa itulak, saka sa mag-start. Pero gagana siya at saka iinit yung motor. Yun lang pag nagkaibahan. Ibig sabihin, komportable siya dito sa 1 microfarad dito yung motor natin. Andan na natin ulit.
Patayin natin dito. Patay siya. Ayan. Ayan. Patayin natin. Ayan. Ganun lang yan guys. Sige guys, salamat sa panonood. Ganun lang yung connection natin guys sa ano natin, exhaust pan natin na wiring diagram. Pag tinesting mo ito yung switch, ito, pagsira, siyempre hindi gagana siya dahil di dumalo yung current dito papunta sa motor. Yung kapasitor din, pagsira, hindi din gagana yan. Pag yung ano natin, plug natin, pagsira, hindi din gagana yan. Pag putol yung isang rin niya, hindi gagana yung motor natin. Sige guys, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah.